Hello everyone! Welcome to this channel! Nice mo bang matuto? Tara, umpisahan na natin. Ngayong araw na ito, ang pag-aaralan natin ay factoring perfect square trinomials. Ano nga ba ang perfect square trinomial? A perfect square trinomial has first and last terms which are perfect squares, and the middle term is twice the product of the square root of the first and the last term. Para mas lalo nating maintindihan ng mabuti, ating alamin kung alin sa mga halimbawang ito ang perfect square trinomials. Tingnan muna natin ang unang halimbawa. Ang ating first term na a squared at yung last term na 121, kung mapapansin natin ay parehong perfect square numbers, so ibig sabihin na satisfy niya yung first condition. Tingnan naman natin kung twice the product of the square root of the first and the last term ay equal dun sa middle term natin. Ang square root ng a squared ay positive at negative a, at ang square root naman ng 121 ay positive and negative 11. Ngayon, ang i-consider muna natin ay yung positive roots. Dapat kapag i-multiply natin ito times 2, ang kalalabasan niya ay katulad ng sa middle term natin. Okay, check natin. A times 11 is 11a times 2, 22a. Since na-satisfy na natin yung first and second condition, masasabi na natin ngayon na ang a squared minus 22a plus 121 ay perfect square trinomial. How about the second example, 4d squared plus 10d plus 25? Perfect square trinomial din ba ito? Okay, check natin. 4d squared at 25, parehong perfect square numbers. So, na-satisfy natin yung first condition. Ngayon, pag kinuha naman natin ang square root ng 4d squared and 25 at multiply natin to ng 2, ang magiging sagot natin ay 20d, which is not equal to our middle term. Hindi niya na-satisfy yung ating second condition. So, ang ibig sabihin nun, ang ating second example ay hindi perfect square trinomial. Ngayon, madali na lang nating ma-identify sa mga natitirang example yung perfect square trinomials at hindi. Example number 3, ano kaya sa tingin mo? Perfect square trinomial din ba ito? Napakahusay! Nakuha mo ang tamang sagot. Isa nga itong perfect square trinomial. At yung pang-apat naman na halimbawa ay hindi perfect square trinomial. At yung panghuli naman ay perfect square trinomial. Ang ifa-factor out natin sa ating mga examples ay yung mga perfect square trinomials kasi yun lang yung applicable sa factoring technique na gagamitin natin ngayon para makuha ang factors ng a squared minus 22a plus 121, ito ang unang hakbang. Kunin natin ang positive square root ng first term at ganun din ang gagawin natin sa last term. At kung ano man ang sign ng ating middle term, yun lang ang ating i-copy. So, ang magiging factors na natin ngayon ay a minus 11 squared or a minus 11 times a minus 11. Same lang din ang process na gagawin natin sa second example. Kunin natin ang square root ng first term and last term. Then, gaya ng ginawa natin kanina, i-copy lang natin yung sign ng middle term. Then, squared lang natin kasi ang ating factors ay dapat square of a binomial. Ayan, dumako naman na tayo sa last example natin. Okay, ano kaya ang square root naman ng 36r squared? Tama, 6r. At ang square root naman ng 25t squared ay 5t. So, ang magiging factors na natin ngayon ay the quantity of 6r minus 5t squared. At dito nagtatapos ang ating tutorial kung paano kunin ang factors ng perfect square trinomial. Kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, huwag na huwag mo namang kakalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito at i-click mo na rin ang bell notification button para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thanks for watching!